Sobra nga talaga ako nainggit nga dito nga sa nagtitrending nga kayo sa ibang bansa itong ginagawa nga nilang bahay yung mga electric car nga nila, at buti na nga lang talaga meron akong electric car nga na binili, kaya naman itatransform ko nga ito para maging bahay din. Nung dumaan nga kasi sa TikTok ko nga yung mga nakikita ko nga na ginagawa nga nilang bahay yung mga mini electric car nga nila, talaga sobrang ako nainggit na talagang gusto ko nga rin gawin yun. At talagang sakto-sakto nga rin kasi meron din nga akong mini electric car nga dito nga sa bahay, at talagang pwedeng-pwede ko nga talagang gawin yun dito. Kaya pagkakita ko pa nga lang nun ay kinabukasan nga, agad-agad ko nga pinatawag nga yung driver ko para nga patulungan nga ako dito na baklasin nga yung mga upuan nga dito para masimulan ko na nga siyang gawin ang bahay. Para nga talaga matransform nga natin maging bahay nga itong aking mini electric car, kailangan nga talaga alisin nga itong mga upuan nga na ito para talaga magkaroon tayo ng malaking space. At talaga namang nagulat nga ako kasi nung naalis ko nga itong isa sa mga upuan nga dito nga sa aking electric car ay talaga lumuwag nga sa pinakaloob. Kaya naman excited na nga ako na maalis nga itong mga upuan nga dito nga sa loob ng electric car ko kasi talagang luluwag nga talaga dito ng sobra, talagang pwedeng-pwede ko na nga gawing bahay. Tinitignan ko na nga lang dito nga kung paano nga yung magiging pwesto ko, at medyo kinakabahan pa nga ako kasi baka nga hindi nga ako magkasya dito kapag humiga nga ako kasi medyo matangkad nga ako. At buti na nga lang talaga hindi nga katulad nga doon sa nakita nga natin sa video nga na medyo maliit nga yung electric car nga nila doon, dito nga sa akin talaga medyo malaki-laki nga rin itong electric car na nabili ko. Ang balak mo nga na talagang ipaalis nga ng mga upuan nga dito, yung mga upuan nga sa harap, at talaga nagdadalawang isip nga ako na alisin nga itong upuan nga sa likod kasi talagang natitiklop nga itong upuan sa likod. Kaya mamaya na nga lang pagdating nga ni Mang Ray, tatanong ko nga sa kanya kung talagang aalisin nga itong upuan nga na to kasi si Mang Ray nga ang katulong ko para nga maging bahay nga itong electric car ko. At nung pumunta na nga ako dito nga sa likod nga ng electric car ko at binubuksan ko nga yung pinakalikod nga ay talagang ayaw magbukas. At talagang nakita ko na nga ang dahilan kung bakit nga ayaw magbukas kasi nangangalawang na nga yung pinakalak niya nga dito, at talaga meron na nga rin problema yung pinakasusian. At talagang tinitignan pa nga namin dito kung ano nga naging problema nga ng pinakasusian nga nitong tailgate nga nitong aking electric car, at talagang inaayos nga namin kung pwede pa. At pagbaklas nga namin dito nga sa pinakasusian, talagang meron na nga siyang problema, talagang kailangan na nga siyang palitan. Kaya naman agad-agad na nga lang ako pumasok nga dito nga sa loob, at pag-upo ko nga dito medyo naiiklian pa nga ako, sa tingin ko nga talaga kailangan nga talagang alisin nga itong pinakaupuan nga na ito na nasa likod. Kaya habang iniintay ko pa nga si Mang Ray nga para nga sa kasagutan niya, agad-agad ko nga munang kinuha nga itong vacuum nga namin kasi magbabacuum nga muna ako kasi sobrang dumi pala ng loob ng electric car ko. At talaga namang naglabasan nga yung mga dumi nga itong electric car ko nung naalis nga yung mga ibang bangko kasi doon pala nakasiksik yung mga dumi. At buti na nga lang talaga naisipan ko nga na i-vacuum nga itong loob nga ng electric car ko kasi malapit na nga siya maging dagat nga sa sobrang dami niyang buhangin sa loob. At talaga namang hindi nga ako nakakaramdam nga ng pagod nga dito nga sa mga pinagagawa ko kasi talagang nai-excite nga ako, talagang excited na nga ako na maging bahay nga itong aking electric car. Pag pinalayas na nga kasi ako ni mama nga dito nga sa bahay nga namin, talagang meron na nga akong tutulugan at pwede pa ako makalibot kung saan saan. Pero kung maglilibot nga ako kung saan saan, talagang dapat ngayon meron nga ako matatagpuan na charging station kasi talagang titirik nga ako kapag nalobat nga ito. Itong mini electric car nga na ito na binili ko ay para nga talaga to kay mama para nga pang service niya kapag pumupunta siya sa restaurant nga namin kasi hindi nga siya marunong magmaneho, takot siya. Kaya ang ending ngayon na punta nga sa akin tong electric car nga na to, at ako na ngayon gumagamit at ginagamit ko nga siya kung saan saan. At ito na nga finally dumating na nga rin dito nga si Mang Ray, kaya naman agad-agad ko na nga sinabi kay Mang Ray nga kung ano nga yung mga balak ko nga na gawin dito nga sa loob ng electric car ko. At talagang tumama nga yung hula ko kasi sabi nga talaga ni Mang Ray na kailangan nga alisin tong upuan nga na to sa likod para nga talaga maayos nga namin siya na maging bahay talaga. At bago nga tanggalin nga ni Mang Ray nga yung pinakaupuan nga sa likod, talaga ito nga muna yung pinakausap ko nga kay Mang Ray nga na ayusin nga kasi talaga lumaylay na nga yung pinakagoma nga ng pinto ko dito sa electric car ko. Kaya naman agad-agad na nga nilagyan ni Mang Ray nga ng pandikit nga to para hindi na nga lumaylay at talagang maayos na. Kaya naman nung naayos na nga ni Mang Ray, umpisa na nga namin ang trabaho nga namin dito nga sa loob at aalisin na nga namin tong upuan nga na to na nakalagay nga sa likod. Medyo nahirapan pa nga si Mang Ray nga naalisin nga yung mga tornilyo nga na nakakabit nga dito nga sa upuan nga sa likod kasi medyo mahigpit nga yung pagkakabit, pero talagang sinatsaga nga ni Mang Ray nga naalisin. At ang ginagawa ko na nga munang ambag nga din yung taga flashlight nga ni Mang Ray kasi ito nga muna yung kaya ko, talagang ako na nga lang yung nag-alis nga dito ng upuan na natanggal na nga ni Mang Ray. At talagang dito nga ako mas nagulat kasi nung naalis na nga yung upuan nga doon sa pinakalikod ay talaga sumobra nga yung luwag nga ng pinakaloob nga ng electric car ko. At talagang buti na nga na talaga inalis ko nga yun kasi talagang makakasiguro na nga ako ng kasyang-kasya nga ako dito kapag humiga nga ako. Ayan, so ito na nga, natanggal na nga namin lahat nga dito, itong mga upuan, pati itong upuan dito. Ayan, inaayos na lang din namin dito yung mga onting sira. Tapos bukas, umpisa na nga namin ni Mang Ray nga na i-transform to para maging bahay. Excited na ako, kaya naman abangan nyo nga part 2.
kasi mapakita ko talaga sa inyo kung paano maging bahay itong aking mini electric car! Yay! Excited na ako. Dito na ako tutulog. Hindi na sa bahay namin. Kaya naman nun natanggal na nga namin. Lahat nga ng upuan ni agad-agad ko na nga itong binuhat nga para nga ilagay nga dito nga sa tabihan nga namin. Este sa kulungan nga ng aso. Baka nga kasi kailanganin ko pa nga ito kaya talagang kailangan ko nga itong itabi para hindi nga talaga masira.